Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening. Dito natin guys makikita ang napakatapang talaga ni Baste, Mayor Baste Duterte, dahil grabe na naman yung birada niya guys kay Pangulong BBM at kay syempre walang iba kay Speaker Martin Romualdez. Kay ano talaga siya, kay Speaker Martin talaga siya. Parang gigil na gigil. Pakinggan natin guys kung ano yung mga sinasabi sa mga hindi Bisaya dyan. Try ko po ma-translate kasi hindi naman po ako nasa Bisayas po ko galing, pero hindi po Bisaya yung salita namin doon. Ang salita namin is Hiligay noon, pero try kong ma-translate sa inyo sa Tagalog para maintindihan nyo kung ano yung mga pinagsasabi doon ni Baste Duterte. Pero ito lang yung isa sa mga highlight na sinabi niya. Grabe yung body shaming niya kay Speaker Martin Romualdez. At meron pa siyang sinabi doon na meron siyang ano doon, meron siyang kumbaga sugal, kumbaga isusugal niya daw. Nagsabi pa nga siya ng 1,000 or 1,500. Sabi niya, sa isa sa mga sinabi niya is, kung magbibigay ka ng ayuda, is pwede ba, wag mong ilagay yung pangalan mo, yung pagmumukha mo sa mga dinidistribute na ayuda sa mga tinutulungan nyo, sa mga may hirap nating kababayan, sa mga nasunugan, sa mga nangangailangan ng tulong. Wag daw niya, yun po yung challenge niya kay Speaker Martin Romualdez, wag daw niya po ilagay yung pangalan pangalan ni Martin Romualdez or mukha ni Speaker Martin Romualdez, kahit na daw pera niya yung pinamigay niya doon sa mga kababayan nating mga mahihirap, is pera pa din po, sweldo pa rin po sa kanya yon ng mga kababayan natin na nagbabayad ng tax. Kaya guys, pakinggan natin kung ano yung hinanakit ni Baste Duterte. Oman karon dire kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo, may huwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani. Kapuwi, ha, bitaw, eh. Sinubod lang. Sa may ganahaging unaan din. Abot, pagod rin. Ang tako, eh. Inuminom ron, tako ron. At Domingo man, no? Yung nalipay, mambugo, nakasuroy ko rin. O at home, manggob kayo. Basta na ako rin sa Cebu. Always man, ha? Ako gatoo ko, mas nagagwapa rin kontras Dabaw. Oo. Oh. Padapos mong mga gwapa dito kay shortage na. Man, balik na story, ha? Karon, na ay... Kani, nigawas na ning People's Initiative, toa man na dito sa Dabaw. Katong giingon ni Mayor Rama ganiha, nagikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat panggod-ana, kung people's yun, kung people's yun, mugikan sa tao, sa ubos yun. Hindi. Naghan gani, naglalis na gani, no? Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning kang sa vice president o sa presidente. Human, magdungag pagyud mo problema para nila, gusto nila, pero wa pa gani tay katarong, wa pa gani tay usa ka tuig pa lang ba mao na kong pasabot, usa ka tuig pa lang unya ang concern ninyo aning administrasyon aning administration garon uunsaon pagpadugay sa ilakang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ay, sus ninyo.
Ngoy uwaw. Agi na mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo, tarungan ninyo, pakita mo sa mga tao, tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Hindi, onya na, onya na. Iba mo, initan ko pag humanan eh. Bala na, di. Mone, abot adriron. Baruganan ko man eh. O, oh, barugan ako kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisang pag-udlukon ko ninyo, daga mo kwarta na sa inyo otoridad, lulo ninyo. Niya karon ang mahitabo at bag kay usbon lang nako klaroho nako kay nagyaw-yaw man ko kay mo lagi na iwa di na ko kaantos ba kay di magay ko mutingog nga tao kay ilam mo nako dogay na ako magsigir man ko barog sa inyo ato man pakyutra man unta ko pero karon ba na amang goy it's a crisis. Matanaw na ako, krisis na yung sitwasyon na ito sa politika dari sa Pilipinas karon. Muna, kinanglan ko mo storya. Kinanglan ko. O niya, yaw-yaw na ko. Ang manubagra ba? Kining speaker po. Wala mo kung kailan ni mo. Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinang lang mo tubag, di ikaw. Kinsa mo, yawa kang babuya ka. Buisit yung gago ba? Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod, ang igagaw na imo presidente, mauna! Mao mana, kana nga mga butang, kana mga i-patronize nimo kay igagaw nimo kani adto practice pa na kani adtong panahon sa mga Espanyol pa na pabor-pabor ba mao nang sakit mao nang usa kay manggod bisag di unta na siya para diha ibutang kay i-patronize nimo kay pabor si muha. Well, di man eh overnight gyud ang motukod kag nindot kaayo nga nasod kung kani man siguro karon mao nang sitwasyon nato. Okay, nang lang tani lampasan, lampasan yun na to, ne. Pero na, ayaw pagtubag-tubag dia, do, kay, okay, ilan ni mo. Tawahanan ni, mas tako, kagtiyan ko, ah. So, una, six-year bagay ko, at tugod resibo, dumugon ko, garon. Mga anti na lang manuol na ko. Ani na lang, sugalan ta ka. Pero isa ka libo lang, di ka meron. Okay, kwarta. Ayaw po. Dato man to. Oh, eh, isa ka libo lang. Oh, 1-5. Pakita daw ko, Beng, ang mga tagagayuda nga wala yung pangalan. Eh, gitaw. Hagiton ta ka. Pagsunod baha gani, sunod na asa mo to, namo to yung mga nabahaan din na uwaw mo sa kaya silang kamot, kay luoy po. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagiton da ka. Hata ko gayota, nga wae mong an. Wae mong naong. Sige. Oh, bakas na din. Hey, bakas, oh. Sukla na to. Marakaya-kaya na ni. Oh. Ayaw pangila itong mga tao. Tangina din mo. Bisan pag imuha na, ang sweldo ni mo, tax, kaya po na sa taong ang sweldo sa imuha. Baboy man. Ako,
wala na magugo. Kaya naaman sila sa taas yun. Sila may nanagyas tanan ron. Di ako, banata na lang yun taga. Hantod, mahala ka diya. Soklan taga, eh, mag-abot ta. Ginoo ko, butang ina ng iwaan. Pragis niya. Ako, tinood lang. Wagig, gusto. Kakapoy yan na itong ginabuhat ron. Tinood lang. Kaya, naaraman untag yun na nila. Eh, sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, okay ba, oh, unsakit nila. Gusto sila magdugay, PI na sila. Sabi na, people sensitive, putang ina, PI. Pasailo ako ninyo, nga ni Kamastore, nga ni mga gigugugod. Pero kung single parent po, okay, paibaw ako ninyo. Kabalo mo, unsay pinagatakong pinakakatauanan aning tanan. Ibakak ni mo na tagbainting ang bugas. Kasayop. Diha kasayop. Scam. Tawag ana. In short. Para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod. Nga ni manggod na. O politiko ka. Mutong-tong kagitablado. O unsay ingno ni mo. Timan anas tao. Mustorya kag ingon ana. Siguro kay tungod. May mamukin buhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mga bugas karo, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, tako kay na nga butang. Gilaliman ka nga moingon kay tagpainte lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom, kanang mga taga-bukit, ang mga kabus, tako kay na nabutang sa ilahat ti man ina. Gisayunan gyud mo ani kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo kahom karon ti man eh makagapa na. Unda na gusto riya. Kapoyin ako. Hindi daw. Dagan pa man tayo kuhaan, pero dagan pang manulti, manggot. Tama na to eh. Kapoyin na kayo. High blood na ko. Ang lamira bang chicharon skarkar. Malitso na rin ang lamira. Pero kaya ko, suray mo dito. Kami, salamat kayo na maraig may kag-mayor nga maka-story ang dream, kasulti minin. Mga guys, no, nagbigay nga ng statement si Baste Duterte, Mayor Baste Duterte, at narinig nyo naman kung gaano siya magmura, paano siya mag-body shaming, at sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, trinay ko pong intindihin yung mga sinabi niya, at talagang doon mo nakikita na doon talaga sila sumama yung kanilang kumbaga loob dahil lang sa PIPI na yan. Iwan ko kung bakit, dahil nga siguro yun yung sinasabi nila, kahit na sinasabi na ng administration ng BBM na economic lang yung gagalawin nila, hindi nila gagalawin yung politika, parte sa mga politika, talagang gusto lang nila yung ekonomiya is ma-boost para naman makapagbigay ng maraming trabaho sa Pilipinas, dahil isa daw po yan sa hadlang kung bakit hindi nag-progress yung Pilipinas, eh hindi pa rin sila naniniwala. Kaya tirinay kong sinulat guys yung mga kanyang mga sinasabi. Sabi niya dito, isang taon pa lang
yung administrasyon na ito, ang iniisip. Ang iniisip lang kung paano mapahaba ang kanilang termino. Yun po yung sinabi ni Basti Tudete sa pamamagitan ng Chacha. Yun na nga yung isa sa mga sinasama nila ng loob. At huwag nyo na kaming lokohin, sabi niya. Mga walang hiya kayo. Tapos mag-eleksyon na lang, sabi niya. Kung ako sa inyo, sabi niya, kung ako sa inyo, magtrabaho kayo at iparamdam nyo na meron kayong malasakit sa mga kababayan nating naghihirap, sabi niya nga. Tapos ngayon, sabi niya galit na galit, unya, tindugan ko ni, sabi niya. Ngayon, titindigan ko to. Unya, sabi niya pa, ngayon, titindigan ko to kasi alam ko na ito ang tama. Titi, sabi niya, unya, tindugan ko ni kay kabalo ko, amuning insakto. Tapos, kahit na takutin niyo ako, kahit na daw takutin siya, kasi marami kayong pera at nasa inyo ang otoridad. Bad words na yun, guys. Ayoko na magsalita yun kasi bad words yun yung ganun. Kaya, ito yung sunod niyang sinabi, merong krisis daw sa politika, sa sitwasyon sa Pilipinas. Kaya nagsasalita siya ng against sa administration ni BBM. Ngayon, yung kumbaga nagsasalita na siya against sa administration, yung sumasagot daw is si Speaker Romualdez. At sabi niya kay Speaker Romualdez, hindi kita kilala. Wow! Hindi daw kilala ni Mayor Basti si Speaker Romualdez. Tapos sabi niya, hayaan mo magsalita yung prince, yung pinsan mong presidente. Tapos bad words na naman, guys. Tayo na mag-ano ng bad words. Matapang ka lang kasi speaker ka, sabi niya kay Romualdez. Naging speaker ka kasi yung pinsan mo ay isang presidente. Ganun yung sabi niya, guys. At kaya meron siyang mga adlib doon, guys, na nagpapatawa doon sa mga tao para hindi maging boring yung kanyang speech doon. At sabi niya pa, wag kang sumagot dyan do. Kumbaga, dili ka mag sagot-sagot dong. Wag kang sumagot dyan dong kasi hindi kita kilala. Kaya yung pinagdidiinan niya na hindi niya kilala si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, guys, si Speaker Martin Romualdez nakakaintindi to sa mga salita ni Basti, kasi alam ko Bisaya din si Speaker, kasi late ata yan sila. Tapos imagine niyo, sinabi niya, mas malaki ang chan mo sa akin, o di ba? Tapos nagsalita pa siya diyan ng BABOY, guys. Ilang beses niya sinabi niyo. Tapos ito yung sinasabi ko kanina pa na susugalan niya daw ng 1,000 lang or 1,500 kasi wala daw siyang pera at marami daw pera si Speaker Romualdez. Yun nga, ipakita daw sa kanya kung magbigay ng ayuda is kumbaga wala yung pangalan, wala yung mukha. Kahit daw pera ni Speaker Romualdez yung pinamimigay niya is pera pa rin yun ng taong bayan na kumbaga nagbabayad at pinapasahod sa kanya. At saka bad words na naman, body shaming, sabi siya ng BABOY, tapos man. At napakasakit, guys, no, na isang mayor na tinitingala ng taga Davao is ganito yung mga sinasabi dahil lang against sila sa administrasyong kumbaga BBM. At ano sa balagay nyo, guys? Ano yung opinion nyo kung bakit
hindi na magkakaintindihan yung dalawang pamilya na ito. At ano ba talaga yung isang rason bakit ganito sila magsalita sa ano, sa mga tao? Parang hindi mo maintindihan kung saan nagmula yung mga galit nila, kasi nga syempre wala naman, minsan nga parang hindi na nga sila pinapatulan, hindi na sumasagot, kumbaga para lang matahimik, para wala nang chismis yung mga tao. Pero buti na lang si Tatay Digong is kumalma, walang ano, wala masyadong birada sa administrasyong BBM. At kayo na ang humusga, guys. Ano yung masasabi nyo sa sinabi ni Baste Duterte, at bakit parang tinitira ngayon niya ngayon si ano, si Speaker Martin Romualdez? Ano po yung opinion nyo, mga kababayan ko? Tama ba itong sinabi? Tama ba itong pinagsasabi ni Baste Duterte? Pero sa akin lang hindi, kasi grabe yung salita niya dito sa mga nagbibigay ng ayuda na kumbaga lantaran yung mga mukha nila, lantaran yung mga pangalan nila. Hindi lang naman yan si ano, no, hindi lang naman yan si Speaker, sana hindi lang si Speaker yung sabihan niya ng ganyan. Halos lahat ng mga politiko sa Pilipinas is ganyan yung ginagawa. 'Di ba? Pinakita ko na noon sa inyo yung mga ipalitiko na ginagamit yung mga programa ng DOLE, ng DSWD, at doon yung mga nakapaskil lahat ng mga pagmumukha nila. Kaya kayo na po yung bahala, guys. Kayo na po yung opinion niyo na po kung ano po yung maganda ba, or ano ba sa opinion nyo ang pananalitang ito ng isang mayor pa naman, tapos ganyan, namumutawi sa kanyang mga bibig. Maraming salamat, mga kabayan. God bless po sa ating lahat.